Samantala, alamin pa po natin ang ilan pang mga nakahanay na aktibidad ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines. Kanina po ay nakapanayam natin ang kanilang chairperson na si Dr. Maria Serena Diokno. At ano-ano nga ba ang mga dapat nating alalahanin sa naging buhay ni Apolinario Mabini? Panoorin po natin ito. Chairperson Diokno, ano-ano po yung mga activities na nakalinya natin ngayong Mabini at 150? Sa araw na ito, no, sa araw ng kanyang kaarawan, bubuksan natin ang bagong museo ni Apolinario Mabini dito sa Tanawan, Batangas. Si Pangulong Aquino mismo ang siyang magbubukas ng museo. And then sa linggong ito, sa Cultural Center of the Philippines, itatanghal po ng Ballet Philippines ang La Revolucion Filipina, isang ballet tungkol kay Apolinario Mabini. Merong mga several showings sa linggong ito hanggang Sunday, meron din showing. And then, meron din kaming iba't ibang mga activity. Meron kaming Mabini para sa kabataan sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas. Meron din kaming mga panayam o lecture series, syempre mas academic. Tapos, ang dami ding activities ng para sa mga physically challenged. Kasi nga, alang-alang kay Apolinario Mabini, who was a polio victim, ano? Yes, ma'am. Can you tell us more about the museum? Although makikita po natin mamaya, can you give us an idea of what to expect? Okay. Itong museo na ito ay completely new. Bagong-bago. Kasi yung dating museo, isang maliit na building, one floor, na tinanggal namin kasi pinapaligid niya yung tomb ni Apolinario Mabini na hindi makikita. So itong bagong building ay namana namin, kung maaaring gamitin yung term na yon, sa Centennial Commission noong 1998. Ngunit nung tinurn over po sa amin, ito ay hindi buo. Hindi kumpleto, inayos pa namin, sira-sira. So, malaki ang museum. Ang floor area is, total floor area, mga 2,000 square meters. So, it consists of 8 ang silid. Yung una, yung audiovisual room, makikita nyo, may maganda. Sana makita nyo mamaya, 7-minute na dokumentaryo tungkol kay Mabini. Tapos, sunod-sunod na yung mga gallery. Yung unang gallery, tungkol sa kabataan ni Pule. No, yung kanyang pag-aaral, doon natin makikita ang talino talaga ni Mabini. Lahat ng grades niya, sobresaliente, pinakamataas na marka. And then yung susunod na gallery, yung si Mabini bilang isang reformista, kasi nung umpisa hindi pa siya sumasama sa Katipunan. Ngayon nung nakita na niya na yun ang gusto ng tao, then sa gallery 3, gallery 2, ito na yung Mabini bilang revolusyonaryo. Pag-akyat natin sa second floor, makikita na natin yung digmaan ng Pilipinas laban sa Estados Unidos kasi sila na yung naging bagong kolonisador natin kung saan napakalaki ang naging papel ni Apolinario Mabini. So, ipapakita yung digmaan sa Luzon, yung digmaan sa Visayas at Mindanao, and then syempre magtatapos siya sa pamana ni Mabini. Ma'am, mamaya po sa programa, merong dekalogo. Ano po ba itong nilalaman ng dekalogo? Yung dekalogo, kung babasahin nyo, para siyang Ten Commandments. Pero ito ang mga utos, kung sasabihin natin, no, sa isang revolusyonaryo, kung paano mamahalin ang bayan at kung ano ang mga sakripisyo at pang-araw-araw na buhay ng isang tunay na nagmamahal sa bayan na dapat nating ipagmalaki ang ating sarili. Pero syempre, hindi ko mapaparaphrase ng maganda. Eh. Mas maganda talaga si Mabini. Sumulat, ano? Yun ang kanyang dekalogo at makikita din natin sa loob ng museo. Aside from his turning 150, kinokommemorate po natin yung kanyang 150th birth anniversary. Bakit po natin kailangan alalahanin ang naging kontribusyon ni Apolinario Mabini? You know, doon sa aming last gallery, yung pamana, meron kaming pinakita actual clippings nung namatay siya at nilibing. Yung paglibing pala ni Mabini, ay katakot-takot na tao, libo-libo, one of the largest funerals. And kung babasahin nyo yung dyaryo, mismo ng mga Amerikano na kinalaman niya, ang sinulat nung isa doon, after si Rizal, si Mabini na. Kasi talagang hinangaan nila yung kanyang talino, yung kanyang paninindigan. At yan ay amin sanang naipakita ng maayos dito sa museo. Kung pwede ko rin idagdag, lalo na para sa mga kabataan, ang dami-dami naming mga interactive displays sa loob ng Mabini, ng museo ni Mabini.
I guess po, no, nagiging target po ng NHCP yung ating mga kabataan na makilala, hindi lamang po si Mabini, kundi yung iba nating mga heroes. Ano pa po yung mga hakbang nyo para mapalapit yung ating mga bayani sa ating mga kabataan? Bukod sa mga museo namin na minomodernize, meron din kaming tinatawag na e-lessons tungkol sa kasaysayan. Ito ay mga online, interactive lessons, pero nakatutok ito sa mga baitang 5 and 6 ng elementarya, kasi sa bagong K-12 yun ang history subject, ano? So doon, nakakatuon siya doon. Tapos meron din kaming, last time meron kaming Bonifacio para sa kabataan, ngayon meron naman kaming Mabini para sa kabataan. Meron din kaming nilathala na lahat ng mga dekalogo, dekalogo ni Bonifacio, dekalogo ni Oriang, yung asawa ni Bonifacio, dekalogo ni Emilio Jacinto, at syempre, dekalogo ni Apolinario Mabini. Pero ang mga illustrations ay talagang nakadirekta sa mga kabataan. Yan ay isang libro ang aming nilathala din. NHCP Chairperson Maria Serena Diokno, maraming salamat po sa inyo. Salamat.